Marami ang nagulat dahil kahit na nanalo itong si Danny Garcia kontra kay Jose Benavides Jr. Ngunit sa kanyang interview, bigla na lang siyang humahagulhol at di napigilan ni Garcia na bumuhos ang kanyang mga luha. Marami ang nagsasabi na baka ito ay mga luha ng kaligayahan, pero ang mga lumabas na mga katagang binitawan ni Garcia ay puno ito ng mga kalungkutan, kaya nagbigay ito ng matinding kirot sa mga puso ng mga taong nakapanood at nakarinig sa masiding pinagdaanan ni Garcia bago siya tumuntong sa lona at nakamit niya ang tagumpay. Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Ano nga ba ang pinagdaanan ni Garcia na napakadelikadong mangyari ito sa ating former WBO bantamweight champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero kung hindi niya kaya ito harapin o dadalhin sa ngayon? Mga kakwento, yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, pero baka pwede niyo po munang gawin ito para isa ka sa unang makakapanood ng aking mga future uploads. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe! Pintong di pa na ikwento! So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Mga kakwento, atin muna pag-usapan kung ano nga ba ang nangyari kay Garcia bago natin pag-usapan ang sitwasyon na meron itong si Casimero ngayon. Mga kakwento, umabot pa ng isang taon at kalahati bago muling nagbalik sa ring itong si Danny Garcia. Sa pagkakataong hindi pa siya nakabalik, sumagi sa kanyang isipan ang mga masasamang mga bagay na maaaring mangyari sa kanya. At dahil nga sa haba ng panahon na hindi pa siya nakalaban, hindi niya napigilan na naitanong sa kanyang sarili kung nasa kanya pa rin ba ang lakas at galing na meron siya noon kung sakaling magbabalik na siya at muling sasabak sa isang digmaan. Dahil nga natagalan siya na nakabalik sa lona, may mga taong nagsabi pa sa kanya na bakit kinakailangan pa niyang magbalik na meron naman siyang maraming mga pera. May mga pagkakataon din na iniisip lagi ni Garcia ang mga sinasabi ng mga tao para sa kanya, dahil sinabi ng mga tao na kinakailangan daw talaga na mag-insayo itong si Garcia para lumakas. Kaya naisipan ni Garcia, siguro sinabi yan ng mga tao dahil sa tingin nila siya daw ay hindi na malakas. Kaya dahil dito mga kakwento, ito ay nagdagdag pa sa pressure sa sarili niya at dinamdam pa niya ang mga banat ng mga tao sa kanya. Isang taon at kalahati niyang dinanas na tila ba kalaban niya ang kanyang sarili dahil parang hindi niya nagagawa ang gusto ng mga tao para sa kanya. Gustuhin man niya na ibahagi sa iba ang bigat na pinapasan niya, pero pinili niyang kimkimin ito sa kanyang sarili. Akala ni Garcia na hindi na siya makakabalik pa, pero may isang pagkakataon na may isang anghel na lumapit sa kanya na tumulong para sa kanyang muling pagbangon. At pinaalam ng anghel kung sino at ano nga ba si Garcia sa larangan ng boxing. At ang anghel na ito ay walang iba kundi ang kanyang ama na nagsilbing trainer din ni Garcia, at yan ay si Angel Garcia. Hindi pa man sumabak itong si Garcia sa tunay na laban, pero palagi siyang binibigyan ng mga sparring partners para hindi maninibago kung sakaling maisipan na niya na muling magbalik sa tunay na laban. Hanggang dumating sa pagkakataon na nagbalik na nga itong si Garcia at siya ay nagtagumpay, hindi lang sa desisyon ng mga hurado, kundi napagtagumpayan din niya ang matagalan niyang linlabanan at nagpahirap sa kanya na nagdudulot ng labis-labis na kalungkutan at pagkawala ng interes sa mga bagay-bagay sa paligid. Ito ay lubos na nakakaepekto sa isang damdamin, pag-iisip at pag-uugali na maaring humantong sa iba't ibang problemang emosyonal at pisikal na kung hindi kayang dalhin ng isang tao na nakaranas ng ganito ay maiuwi ito sa kamatayan. Mga kakwento, sa naranasang depresyon ni Garcia, sana lang talaga ay hindi ito aabot sa estado ng mga boksingerong mga Pinoy, at lalong-lalo na sa estado ngayon ni Cuadro Alas. Alam ko po mga kakwento na nahati po ang mga Pinoy kung ating pag-uusapan ay si Casimero. Well, actually may iba pang natutuwa kung ano ang mapait na sinapit ni Casimero ngayon, dahil nga sa istilong yabang marketing style ni Casimero na ayaw ng mga Pinoy. Pero may iba naman mga kakwento na naiintindihan nila si Casimero dahil sales talk lang yan, pero sa totoong buhay ay kabaliktaran naman.
Pero nasa panigama ni Casimero o hindi, hindi po yan ang punto ng kwento natin ngayon dahil binibigyan lang natin mga kakwento na isang makabuluhan na paghambing sa pait na dinanas ni Garcia at sa mga labis-labis din na pigati na dinanas ni Casimero noon at maging hanggang sa ngayon. Mula sa pagkaroon ng viral gastritis, kaya hindi natuloy ang laban nila ni Paul Butter. Problema sa dati niyang promotions, mga kasong isinampasan niya, mga panggigipit ng mga immigration officer sa ibang bansa, ilang buwan ang hirap na pagsasanay, malaking halaga ng pera na ginastos bilang pantusto sa training niya at higit sa lahat, ang oras na ginugol ni Casimero. Pero pagdating sa laban ay nauwi lang ito sa mga salitang, "You are prohibited to fight against Butler." At sa ngayon mga kakwento, ay wala pang kumpirmadong laban na paparating kay Casimero. Kaya naman, hindi maialis sa isipan ng mga ilan, lalong-lalo na sa mga kapwa nating mga Pinoy na hindi bumitaw sa pagsuporta at pagtiwala kay Casimero. Nangangamba sila na baka din naranas na ito ni Casimero ang depresyon. At dahil ang depresyon mga kakwento ay walang mukha, hindi mo alam kung dinaranas na pala ito ng isang tao. Yung marami ang nangangamba na sana talaga ay kakayanin ni Casimero kung sakaling anuman ang mga nagpapadepress sa kanya at sana ay gagayain niya si Danny Garcia na hindi nagpadala sa mga pagsubok at depresyon at mula sa kanyang pagkarapa ay muling bumangon. Mga kakwento, kung may naging anghel sa buhay ni Danny Garcia na hindi bumitaw hanggang nakabangong muli, kaya ang sabi naman ng ilan na sana ay may mga taong magsisilbing anghel na patuloy na gagabay kay Casimero hanggang sa muli na siya ay makabangon. Kayo ba mga kakwento? Isa ka ba sa mga nagsisilbing gabay o magbibigay ng suporta kay Casimero para ang kanyang karera ay hindi tuloy ang babagsak? O di kaya'y isa ka sa kabilang sa mga taong tumutulong para ang kanyang karera ay tuluyang mawawasak? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. At baka naman ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga sulid mga kakwento. Kay kakwentong Luella Destreza. Pa-shoutout Steve Destreza from Misamis Oriental. Shoutout sa iyo dyan kakwento. Kay kakwentong Ariel Asidera, kay kakwentong Arnold Estuloga, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!